Ng mga kalapate, update ko lang kayo sa mga ibon nga natin dito na kung napapansin nyo, pinaliguan ko. So magbibigay lang ako ng konting tips sa pagpapaligo ng mga kalapate. Pampaligo ko nga, kung di malatayon, wash out. So wala tayong malatayon, wash out yung ginamit nga natin. So ang sikreto naman, or ang mabibigay ko lang naman sa inyong tips, pagka nagpaligo kayo ng wash out, paliguan nyo lahat. So kung napapansin nyo, yan, basa-basa pa ng konti, pero kaninang maga ko pa pinaliguan yan. So pinaliguan ko lahat yan. Ayan. Pati yung may mga young bird natin na medyo maliliit, pinaliguan ko rin yan. Binabad ko lang ng mabilisan pero hindi sila basang-basa. Kaso, binasa ko rin talaga yung buong katawan nila. So, sasabihin ko sa inyo yung dahilan kung bakit ganyan yung ginagawa nga natin. Kahit yung maitlog na to, kung napapansin nyo, ayan, basa pa yung sa may gawing pakpak. Pinaliguan ko rin yan. Saka itong talapati ni Sir Hanchen. Pati yung mga manok. So ayan, kung nakikita nyo yan, yung mga manok na yan, napaliguan ko. So, ito nga yung tips na mabibigay ko sa inyo. Kaya kailangan, pinapaliguan nyo lahat pagka once na nagpaligo kayo ng kalapate. Kasi, kung napapansin nyo, may mga insekto yung mga pakpak. Or, may mga hanep yung mga pakpak ng mga kalapate natin. Kung halimbawa, itong kulungan lang na to, or kung yung mga nakalagay lang dito, yung papaliguan natin, lumilipat kasi yan eh. Hindi naman kagad basta-basta napapatay. Pero na lang, kung malatayon yung gamit nyo, talagang patay kagad. Hindi na sila makakalipat. Pero kung wash out, may time na, or kahit na yung malatayon pa nga gamit nyo, may time na lilipat at lilipat sila sa ibang kalapate yung hindi nyo pa napapaliguan. Kaya ang ginagawa ko, pag pinaliguan ko lahat, pati manok, pati yung may itlog nga, kung nakakita nyo sa video nga natin, pinapaliguan ko rin yun para sa ganun. Para sa ganun, walang malilipatan yung mga hanep or insekto sa katawan nga nila. So, yun lang mabibigay kong tips.